Hi class, so today we will be discussing business combination. Okay, so what is business combination? So business combination is governed by PFRS 3. So according sa PFRS 3, ang business combination is a transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses. So it outlines the accounting when an acquirer obtains control of a business. Such business combinations are accounted for using the acquisition method, which generally requires the assets acquired, assets and liabilities assumed to be measured at their fair values at the acquisition date. So, anong sinasabi ng business combination? So, ang business combination is kapag yung isang business, so kunyari si company A and si company B. So, nag-combine sila. Marami mamaya iba't ibang method kung paano sila magkakombine. So, nag-combine sila kasi nagkaroon ng control si A over B. So, kapag may control, kasi ang importante dito is control, obtains control of one or more business. So, si control, si company A, nakokontrol niya na si company B. So, pwede na silang matawag na merong business combination. So, it is accounted for under acquisition method. So, ang sinasabi sa acquisition method is you should value the assets and liabilities at fair value. Okay, so ganun ang business combination. So, ang business combination, so ito mala movie or K-drama. So, meron tayong unfriendly. Merong friendly, merong unfriendly. So, friendly is kapag yung agreed ng dalawang parties or ng dalawang companies na magkakaroon ng combination or business combination. Kasi may mga times na unfriendly or hostile takeover. So, ito yung minsan na nakikita natin na si company A, kinakausap niya yung mga individual shareholders ni company B. So, nakikipag-direct sila, nakipag-negotiate sila na ibenta nyo sa amin yung shares nyo para makakami na yung maging major shareholder ni company B. So, ganun yung sistema ng mga hostile takeover or unfriendly business combination. So, kapag friendly yung combination, so, meron silang terms na pag-usapan nila, paano sila mag-combine, magkano yung negotiation price nila, and such. Okay, so, kapag unfriendly, ito yung turo natin na defensive tactics. So ito yung mga pwedeng gawin ni company B kapag gusto niya na huwag siyang ma-unfriendly or hostile takeover ni company A. So ito yung iba't ibang tactics. So first, poison pill. Okay, so ang poison pill, ito yung kapag ina-amend mo yung articles of incorporation para maging mahirap yung pag-obtain ng shares ng ano, 'di ba? Ang gagawin nga nila, kakausapin nila yung shareholders ni company B. So, kapag ganun, pwede mong i-amend yung articles mo para required, kunyari before magpasa ng ownership ng shareholder, kailangan approve ko, mga ganun. So, pwede mong gawin 'yon. So, poison pill yung tawag dun sa tactic na 'yon. So, next is green mill. So, green mill is the purchase of own shares and retire or set as treasury shares. However, ayun, sabi nila, hindi daw siya usually na ginagamit kasi expensive siya since pwede siya magkaroon ng excise tax. Okay, so another tactic is white knight. So white knight is yung may in-encourage ka na third party. So, nari, si company B ka, di ba? Merong gustong kumuha sa'yo, si company A. Nakikita mo, usually, minsan alam mo na may ganun. So, ang gagawin mo, kunyari friend mo si company C, siya yung white knight mo. So, encourage mo si company C na ibili mo na lang kami para mag-combine na tayo ng business. Para in that way, hindi na ako bili ni company A. So, yun yung white knight na tactic. Next is Pac-Man defense. So, ito, attempting an unfriendly takeover of the would-be acquiring company. So, ito palaban ka. Ikaw yung binibili. Ang ginawa mo, binili mo siya. So, tinake over mo. Ikaw ngayon yung nag-take over kay company A. So, yan. Medyo palaban si Pac-Man defense. Okay. So, selling the crown jewel. So, ito, ibibenta mo kunyari. Kunyari si company A, binibili nga si company B. Kasi company B, kaya siya binibili kasi meron siya mga assets na maganda na na pinag-iinteresan ni company A kaya siya gusto. So ngayon, ibebenta mo 'yun para hindi ka na niya gustuhin, hindi ka na niya bilhin. So ganoon. Ganun yung point of view ng selling the crown jewels. Ang kaso, ang negative effect naman nito, kapag natuluyan ka nga niyang hindi binili, o di wala ka na ng asset na 'yon. So you are left with some
important asset. So, dahil binenta mo yun, wala ka na nun. Yun yung negative kapag selling the crown jewels. Next is shark repellent. Shark repellent is acquisition of substantial amount of outstanding common shares. So, medyo same siya dun sa green mill na ire-retire niya yung ibang shares niya. So, next is leverage buyouts. So, ito, company buyout, it's stockholders using company's assets. So, ito, kakausapin mo naman yung parang ang ginagawa naman nito, para ka rin nag-take over pero ng sarili mong kumpanya. So, bibilin mo yung stock ng mga stockholders mo. So, gamit yung company asset, sasabihin mo na bibili mo sa kanila para hindi na mabili ni company A. Next is mudslinging defense. So, ito, if the acquiring company offers stocks instead of cash, so, kunyari, binibili ni company A yung shareholders ni company B para matake over niya, diba? So, instead, kunyari, diba, usually cash yung in-offer niya. So, kunyari, ang in-offer niya is stock. So, kunyari, stock. So, ang gagawin ni company B, iko-convince niya na bad investment yan pag binigyan ka nila ng stock neto, ganyan. So, ganun yung tinatawag natin na mudslinging defense. Next is defensive acquisition tactic. So, defensive acquisition tactic is a corporate finance strategy that consists of companies acquiring other companies and assets as a defense against market downturns or possible takeovers. So, ito yung bibili ka pa na iba, so papalakihin mo yung sarili mo para hindi ka bili na iba. Kasi sabi nga nila, kapag yung mga small companies, mas malaki yung chance na i-takeover ka ng ibang malalaking companies. Kaya minsan, yung sabi natin sa White Knight, napapa-takeover na lang ulit tayo or pwedeng defense acquisition. So, bibili ka na rin ng iba para lumaki ka. Yan. So, yun lang yung mga scenarios or mga tactics na pwedeng magamit. So, meron pa siguro iba, pero ito yung ibang mga ginagamit na tactics para ma-resist natin ang proposed business combination na unfriendly or ayaw mo. Okay. So, bakit nga ba nagbi-business combination? So, ito given naman na kunyari friendly or agreed yung business combination. So, bakit nila gusto mag-combine ng business? First is cost advantage. So, mas mura kasi yung makikipag-combine ka kaysa magde-develop ka daw ng isang ngayari ang gusto mo, kaya mo siya binili is meron siyang equipment na panggawa ng mask, kunyari mga face mask. So instead daw na bibili ka ng or magde-develop ka ng sarili mong machine, binili mo na lang yung company para mas mura daw na yun na lang, siya na lang yung binili mo itself. Parang ganun yung cost advantage. Minsan kasi, binibili natin yung company dahil may nakikita tayong something na gusto natin doon. So, cost advantage for that part. Next is, ito yung sinasabi ko, avoidance of takeover. So, usually, bumibili tayo para hindi tayo bilhin. Kasi smaller companies tend to be more susceptible to corporate takeovers. Next is lower risk. So, lower risk daw na mag-acquire ka na lang ng reputable product lines and markets kesa mag-develop ka ng new products. So, kunyari, ang business mo is mga sasakyan. So, ngayon, gusto mo mag-extend up to production din ng mga cellphone. So, technology pa rin. So, kesa ikaw yung gumawa ng sariling cellphone, so gagawa ka, kalabanin mo lahat ng existing phone. Binili mo na lang, kunyari, si Samsung. Kunyari, ikaw, mataas ka, binili mo na lang si Samsung. Lower risk daw yun kasi imamanage mo yung existing na brand or existing na product and may market na siyang own. So, lower risk na makipag-combine ko na lang sa kanya kesa gumawa ka ng sarili mo. Parang ganun yung point of view ni lower risk. So, sa business kasi, hindi naman yan lagi na gagawa ko ng sarili ko, kakalabanin ko kayo lahat. Minsan, may decision-making tayo na part na better ba na may pag-combine ako with this, or parang diba, sa ano nga, meron tayo nitang mga collab or may kipag-collaborate na lang ba ako dito sa company na to? Parang ganun. So, ganun yung business combination. Next is acquisition of intangible asset. So, hindi lang naman tangible asset, meron din tayong intangible or mga hindi natin nakikita na meron yung company na binibili natin. So, yun yung dahilan kung bakit naisip ni company A na bilhin si company B kasi meron siyang intangible asset. Kasi kapag binili niya yan, ma-acquire niya na rin yung intangible asset.
So, structures of business combination. So, may iba't iba tayong structures. Mayroon tayong horizontal, vertical, conglomerate, and circular combination. Okay, so first, horizontal. So, horizontal, so horizontal line, is the combination of companies within the same industry that have previously been competitors. So, pag horizontal, so let's say si, good example is si Grab. Nung binili niya si Uber, way back, I think 2018, ganun, or later than that. So, binili niya. So, yung kalaban niya, horizontally, binibili mo yung kalaban mo para mabawasan yung kalaban mo. So, nag-integrate ka pa ganito to lessen your competitors or makuha mo yung market ng competitors mo. So, nung binili niya yun, so nawala na si Uber, mas na-lessen yung choices ng mga tao. So, laging si Grab na. So, medyo mas makakontrol niya na yung price. Ganun. So, yun yung horizontal integration. One sample pa is si Jollibee. Binili niya rin si Mang Inasal, maalala nyo. So, nagkaroon sila ng business combination. So, horizontal, competitors din, dahil para silang fast food chain, so, competitors din sila. Into food sila parehas na nagbibenta ng food. So, nagkaroon ng, dito, combine. Hindi naman niya, so, may kita natin mamaya na, hindi ibig sabihin na nag-combine is mawawala. Hindi sinabing mawawala si Mang Inasal. Nag-combine lang sila. So, nagkaroon sila ng parang consolidation na part. Next is vertical integration. So yung vertical integration naman, it is the combination of companies involved in the same industry but at different levels. So kunyari, nagbebenta ako ng mga ano ba ibang kombinabenta. Kunyari ako yung nagbebenta ng mga cosmetics, so makeup. Bumenta ako ng makeup. So ngayon, tawag dito, bibiling ko yung nagpro-produce ng makeup. So parang kesa ako lang yung nagbebenta, gusto mo this time na ako na yung magpro-produce. So, meron siya si company, si supplier natin. Kunyari, meron siyang sariling machinery for the production. So, vertical yung integration. Or pwede rin si supplier, binibili niya yung nagbibenta para siya na rin yung magbibenta. So, parang ganun yung structure ng vertical integration. So, it involves the same industry. So, same kayo na nagbibenta ng or same kayo na into cosmetics pero at different levels. So, isa is supplier, isa is customer, or merchandiser yung nagbebenta. Okay. Next is conglomerate. So, ano naman yung mga conglomerate? So, ito naman, combination of companies in unrelated industries. So, kunyari, yung nagbebenta ng sasakyan, biglang bumili ng ospital, gano'n. So, unrelated industries, having little if any production or market similarities. So, meron lang konting market similarities. So, ang gusto nila, pinaka-goal nila is magkaroon ng new markets and industries. So, nangyari ako, business owner ako, nagbebenta ako ng mga laptop. So, gusto ko, magkaroon pa ako ng ibang hawak sa ibang industry. So, gusto ko maghawak ng isang school. So, bumili ako ng school. Nangyari gano'n. So, kinumbine ko yun. So, isa yung conglomerate combination. Next is circular combination. So, it entails some diversification. So, ganun din, magkaiba din, but does not have a drastic change. So, lesser than conglomerate. Medyo mas mirror yung industries na pinasok niya or pinagcombine niya. Okay, so, ano naman yung method? So, ito yung sinasabi ko na may iba't ibang methods or types of business combination. So, the first method is acquisition of net assets. So, ito yung pagbili natin ng assets and liabilities ng isang company. So, para magka-idea kayo, ang next method is acquisition ng... Ang next method is acquisition of common stock. So, pwedeng ang binibili mo is yung stocks lang niya. So, hindi mo siya binibili as a whole. So, yun yung pinagkaiba niya. Si acquisition of net assets... So, yung books ni acquired company ay closed out. So, talagang binili ko siya, pinasara ko na siya. And lahat ng pag-aari at utang niya ay sasaluhin ko. So, ganun yung concept ng acquisition of net assets. So, acquirer must acquire 100% of net assets of the acquired company. So, sa acquisition of net asset, meron tayong two ways or two types. Pwedeng statutory merger or statutory consolidation. So, in simple terms, ang statutory merger is kunyari si company X and si company Y, ang mangyari, magme-merge sila. So, may matitira lang na isa, kumbaga X or Y. So, pag consolidation,
parehas silang mawawala. So, X company plus Y company equals Z company. So, ang ma-retain lang is si Z. Magkakaroon sila ng new company. So, yun yung pinagkaiba nila. Next is acquisition of common stock. So, kapag common stocks, the book of the acquiring company are required and an acquired company remain intact. So, walang mawawala. Walang matatanggal, walang bago. Pag acquisition of common stock is as is, dalawa pa rin sila. Si company A, si company B. Pero, nag-combine sila. So, paano nangyari yun? Kasi bumili lang siya ng stocks or nagkaroon lang siya ng significant control over the other. So, let's say, binili ko yung certain percent. So, hawak ko na yung 80% niya. So, meron ng control. Parang ganun. So, sa chapter 2 ng book na to, madidiscuss kung paano ba tayo makaka-obtain ng control. Kailan natin masasabing may control na tayo over the other company. Okay. So, kapag acquisition of common stocks lang, the acquiring company debits an account investment subsidiary and recorded as an intercompany investment rather than transferring yung buong asset and liab. So, ang recording lang is investments in subsidiary. It does not necessarily have to involve the acquisition of all companies outstanding common shares. So, hindi rin record ng 100%. So, sabi ko nga, basta may control na. So, ang control is signified by a certain number of shares or pwede rin through may say siya, kumbaga, board of director na siya noon or decision maker na siya sa kabilang company. So, may control na siya. Meron na silang business combination through acquisition of common stock. Okay, so, meron din tayo tinatawag na asset acquisition or yung bumibili tayo ng assets, na kunwari ng PPE or property planting equipment ay isang company. So, yun is not within the scope of business combination. So, kasi yun, bumili ka lang ng certain asset. So, asset acquisition. Hindi ka nagkaroon ng control over the business. Okay, so pag sinabi kasi nating business combination, ito yung two important na factors. So, first is dapat merong control. So, dapat kaya mong kontrolin yung isang company. Kaya mo nasabi na may business combination. Next is, dapat may business. Dapat meron tayong binibili. So, dapat ma-establish natin na may business na isa pa na i-control ni acquirer. Or yung acquirer. So, may acquirer and acquirer. So, hanggang dito muna for the introduction. So, yung next topic actually is for the procedures kung paano mag-business combination. Okay, so, that's all for today. So, thank you.